I am Jerald Cruz, and I am a full-time missionary of the Live Pure Movement. I was given a chance to go on a mission trip to Papua New Guinea, and it was definitely a life-changing experience. Nung sinabihan ako na pupunta daw ako ng PNG, to be honest, nakakakaba. First time ko mag-mission at lumabas ng bansa mag-isa. First time ko din mag-mission outside Asia. Pero lahat ng kaba ko, pinalitan ng Diyos ng sense of wonder and excitement. Pero sa mission na to, masasabi ko na mas pinatapang ako ng Diyos. Daming experiences, from the people na nakakasalamuha ko hanggang sa mga lugar na napupuntahan ko. True enough, this is the land of the unexpected. God's work in PNG is very promising. We were given a chance to present Live Christ, Share Christ to the Catholic Bishops Conference of Papua New Guinea. From there, we were able to implement LCSC programs in almost 10 dioceses so far and counting. We're also able to present the Live Pure Movement to the Bishop of Archdiocese of Madang. Isa sa remarkable na nangyari ay yung nakapagbigay tayo ng forum sa Divine Word University. It is the largest college institution in Madang. Nakakatuwa on how the movement helped them in their realizations in life. We were given an opportunity to talk to the principal of that school and interviewed him on how the movement helped his students change with regards to their lifestyle and behavior in their school. True enough, they needed to hear something that will affirm them of their worth, value, and importance. Sa mission na to, mas na-remind ako of who I truly am as a missionary. Mas na-remind ako kung bakit ako umuo sa Kanya. Maraming pagkakataon na pinapaalala sa akin ng Diyos na Siya lang ang tanging sandigan at tanging pinagkukuhanan ko ng lakas. Marami akong mga Pilipinong nakakausap doon na sinasabing mas mag-ingat dahil kakaiba daw ang mga Papua New Guineans kung mag-isip. Sa mga pagkakataon na nakakakaba at medyo nakakatakot, palagi kong iniisip na kasama ko siya at palagi niya akong ginagabayan. Sa mga ganitong klaseng misyon, ginagamit ka talaga ng Diyos bilang instrumento ng pagpapahayag ng pagmamahal niya. Sinful and unworthy as I am, hindi ko maisip na mangyayari at magiging posible ito. Na-realize ko din talaga na maraming uhaw sa pagmamahal ng Diyos, lalo na sa PNG. Marami pang tao doon na kailangan makarinig kung ano ang tama at makakita kung gaano kaganda ang plano ng Diyos sa mga buhay nila. When God calls, there are no regrets. There is no joy outside of knowing Jesus and serving Him. Sinful yet loved, unworthy yet called. Salamat sa mission na to. Truly a life-changing mission.